Ama naming mapagmahal, paspasan niyo po ang lahat ng mga taong naririto ngayon sa iyong harapan na nakataas ang kamay na humihingi ng pagpapala mula sa iyo. Sa presensya ng puso ni Padre Pio, paspasan mo po ang bawat isa na naririto na nangangailangan ng iyong pagpapala. Paspasan mo rin ang aming bansa, ang mga namumuno sa amin. Paspasan mo ang simbahan, ang mga namumuno sa simbahan. Paspasan mo ang mga mahirap, ang mga may sakit, ang mga nagdurusa. Sa tulong ni Padre Pio, nawa maramdaman nila ang iyong walang hanggang awa at pagmamahal. Paspasan mo, ibuin at pagpalain ang bawat isa sa mga sandali nito. Igihin namin ko sa iyo, alang-alang kay Kristo ang aming Panginoon. Marami sa inyo ay nanggaling pa sa malalayong lugar. Kung titingnan po natin ang larawan ni Padre Pio na kumakalat ngayon, hindi naman talaga siya gwapo. Pero bakit natin siya nilalapitan? Hindi po dahil sa kanyang mukha. Starstruck tayo dahil po sa kanyang kabanalan. Holiness is attractive. Holiness attracts. At tayo mismo'y napapalapit dahil sa kabanalan ni Padre Pio. Narinig natin ang sinabi ni Jesus kay Martha. Martha, Martha, you are preoccupied, you are anxious about many things, but there is only one thing necessary. At ang pinakamahalaga po ay iyan yung pinili ni Padre Pio. Walang iba kundi magpakabanalo. Lumalapit tayo sa isang taong banal upang sanang tulungan tayo maging banal.